What's up mga bro? Magandang araw sa inyong lahat. So mayroon lang tayong mga bro inaantay dito. Si Brad Loren Vlogs. So matagal na kami nag-uusap nito mga bro, hindi lang matuloy-tuloy ano. Ay mayroon lang kaming gagawin sa kanyang motor na Suzuki Shooter Fi na 115. So magpapalit lang tayo ng sprocket, tapos i-check up natin yung kanyang motor kasi araw-araw niya daw ginagamit. Foodpanda yata si bro. Hindi ko lang sigurado kung foodpanda nga si bro. Inaantay lang natin mga bro. Nandito tayo ngayon sa Santa Rosa, Balibago. Okay? So syempre kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Saan na kaya si bro? Wala pa. Yun mga bro, huli. Kita nyo ba yan? So mag-ingat kayo dito mga bro sa Santa Rosa. Ano? Ayan o, dalawang ano, naka FC 150, tama. So siguro ang violation yan mga bro ay walang helmet. Sigurado yan, kasi dalawang bis na ako nahuli dyan. Pero maganda naman mga bro sa Santa Rosa, kasi pag taga Santa Rosa, alam ko ang ando lang dito eh, 100 lang yung penalty. Ang tagal di bro. Antayin lang natin. Kasi sabi niya malapit na siya. Naku, dalawa pa naman. So mag-ingat kayo dito mga bro, ano? Sa Santa Rosa, lagi kayo mag-suot ng helmet. Okay lang naka ano eh. Pinapalagpas nila kung naka-short or naka-chinelas, pero yung walang helmet, hindi nakakalusot talaga. Okay mga bro, at mauna muna tayo kasi matagal pa yata yun si bro eh. So antayin na lang natin. A few moments later. Okay mga bro, so bali nandito na si Brad Loren. Yan. So ito yung motor niya mga bro, ano? Suzuki na shooter na FI 115. So ang gagawin muna natin dito mga bro, mamaya che-check up natin lahat sa kanya kasi foodpanda eh. So araw-araw ginagamit yung motor, dapat na che-check natin lahat ng parts na motor mga bro, no? So ngayon, kasi kahapon naputulan nito si bro ng ano, ng kadena. Buti mayroon nagbigay sa kanya tricycle driver. Okay, so shout out dun sa kay kuya na nagbigay ng kadena. So bago pa mga bro eh. So ngayon ang gagawin natin mga bro, papalit tayo ng sprocket. Yung chain sprocket, ay yung engine sprocket, tsaka yung rear sprocket. Okay. At dahil sabi ni bro, ang alam niya lang mag-change oil, ngayon siya ngayon yung magpapalit ng sprocket. Okay, basic na yan mga bro. Yan. So mayroon ka palang gamit bro eh. Ito meron dito. Kasi mga bro ano eh, mag-aayos din kasi ako ng grinder. Nasira. Ito bro. Oh. Ito may pang spray tayo dyan. Dali lang yan. Mga ganyan maintenance kasi papagwaan pa sabi magkano ang singilan dyan ng labas. Bale mga bro, syempre kailangan natin tanggalin yung ano, chain cover. So meron dalawang bolt lang yan, 8mm. Yan. Yan. Basic na basic lang. Tapos ang sunod natin dyan mga bro, no, pagkalas. Ito bro, lulugan mo muna to. Ano rin yan, 8 sa shooter, 8 mga bro, pero minsan 14 yan, 12, so depende, hanapin nyo na lang. Ocho bro, meron ka dyan? Yung, hindi na. Oo, tatanggalin din natin yan, pero kailangan mo kasi malugan yung kadena muna bago natin tanggalin yan. Yan. Kahit lugan mo, hindi naman natatanggalin eh. Pa-counter, yan. Sige, lugan mo pa. Ano yan? Kabila naman. Ito naman mga bro ay napakarami ko ng tutorial patungkol sa pagpapalit ng iba-ibang kadena ng motor. Pare-pares lang naman kasi mga bro yung proseso niyan, ano. Kaya hindi na tayo nagawa. Hindi na tayo nagbi-video masyado. Yan, okay na yan bro. So ngayon, ito. Tatanggalin din natin yung ating brake arm. Yan.
Tapos pagkatapos niyan mga bro, tatanggalin din natin 'to. Yung axle, rear axle or yung ihi. Gamit lang kayo ng 17mm diyan. No? Dali lang 'yan. Tatanggalin ko 'to. Oo. Tanggalin mo 'yan. So ayan mga bro, bali nakalas na 'no. Yung ihi naman. Yan, pwede niyo natin tanggalin 'yan. Buti meron ka magagamit. Tama 'yan. Okay. So ngayon mga bro, tanggalin muna natin yung ihi, no? Maluwag na ito eh. Sige, tanggalin muna lahat. Tapos, ito mga pala mga bro, yung nabili ni bro ay ano, pang Shogun na 428. So maliit, alam ko hindi kasya ito eh. Pero susukatin natin, pero sigurado ako hindi kasya ito. Tapos bibili pa tayo. Tanggalin na natin yung sample mga bro, para meron tayong sample talaga. Kung ano yung mga pwedeng swak na plug and play dito sa ano, sa Shogun. Ye, pupukin mo pre. Yo, yung ano, ito, ito, ito. Lalabas na yun. So, tira, tira po. Yan. Yan. Okay na. Okay na ito. Oo. Okay, mga bro, so natanggal na natin. Dali mo dito, pre. Para di masaya yung bags. Yan. So, ngayon, hindi pala siya mga bro kagaya ng smash, no? Kasi sa smash mayroon pa siyang lock dito. Hindi siya kagaya ng sa smash na may lock. So, so tingin pa lang, hindi talaga sasakto yan. Sakto yung butas nito ng pansyugan. Ang problema, yung kabitan ng mga ano, kabitan ng mga flange hub. Malalayo eh. Kita ba? Malayo eh, no? So, papalitan natin to mga bro. So, ngayon, tatanggalin muna natin to. So, ayun bro. May mas malakas na. Ayan, pwede pala to eh. Tisprayan muna natin para naman maganda. Okay. So, ayan mga bro, natanggal na natin yung apat na lock nut. Pwede na natin makalas to. Ayan. Di ba? Kapit na kapit pa eh. Uy! Dumi. Ayan. Okay mga bro. So, madami-dami tayong lilinisan dito. Ayan o. Putik na eh. Ngayon, ang gagawin natin, kasi yung pang Shogun, kasi yung ano mga bro, yung diameter dito sa gitna. Kasi yung ano niya, yung salpakan ng ito, yung tornilyo, mas malaki to. Okay mga bro, so ngayon, tanggalin din natin to. Yung engine sprocket niya. Pare, paano kaya to? Oh yan, ngayon mga bro, ano, tatanong si bro, paano yan nasama? Kailangan mo lang i-premira yan. Yan. Basic na basic lang. Okay mga bro, so mayon muna kayo dito. At bibili muna kami ng bro ng sprocket. Kasi mali mga bro yung ano eh, yung engine sprocket nya mali rin. Pang CG125 to. So hindi po pwede. Ito rin hindi rin po pwede. Pang Shogun 428. So hanap tayo ng fix dito sa Shogun, ay sa shooter. A few moments later. Okay, maghanap muna tayo mga bro bracket. Okay, ito na lang. 56. Ito, pangalan na 250. Ba't basura? Ito, wala pareho. So, original maganda. Oh, original kasi. Maganda.
Okay mga bro, so nandito na tayo, balik tayo. Mainit na eh. So tagal namin makakuha ng kasize ng ano nito, ng shooter. So bali mga bro, ang swak dito, ito kasi Raider FI. Ayan, so pang Raider FI yung nakuha natin. At sa tingin ko naman ay swak siya. Okay, so mamaya malalaman natin kung swak siya. Tapos yung pangunahan niya, ano siya mga bro, XRM. XRM, yan. Sa mga shooter dyan, ano, medyo pala nahirapan kami maghanap ng ano kanina eh, ng sprocket. Okay, so ang gawin nyo mga bro, total nagbaklas na kayo. So paparanisan natin to kay bro. Okay, so salamat kay bro kasi dumayo pa siya dito. Napakaraming shop dyan pero dito pa sa atin pumunta. So magpapalit lang pala ng sprocket. So basic na dahil ngayon mga bro, sabi niya alam niya lang mag change oil. So umpisahan natin sa mga basic. So siya yung magpapalit na lahat nyan. Siya yung magbabalik, siya yung magkakabit para sa susunod. Alam niya na, di ba? So ganun lang. Okay, so mamaya na natin to tapusin ating grinder. Dito muna tayo kay bro. Yan. Subukan mo nga kung swak. Ganito ba o ganito? Hindi, may tama yan na ano yan. Ganito siya. Nasa labas yung number. Tapos hindi pasok na. Yun. Pinusok na saka. Para sinukat lang ha. XRM mga bro. XRM. So dati yung ano siya, 1438. So ngayon ginawa natin 1436. Magpipipin sana kami. Eh sabi ko ano na lang, 14. Kasi babaano namin yung ano eh. So magdagdag tayo ng top speed na konti. So galing sa 38, gagawin natin 36. So madali na naman kunin yung ratio nun mga bro. I-divide nyo lang. Halimbawa 36 divided by 14. Yan. Kung ilan yung sagot, yun yung ratio. Di ba? Ganun lang kasimple. Okay mga bro. Kung mapapansin, nakikipit na natin yung engine sprocket niya. So dito naman tayo. Yan pre. Yung plansya muna. Kahit nga mamaya na, ilagay mo muna yung ano. Yung sprocket natin. Yun. Baka kasi bumaba eh. Ganito? Yun, dun. Lalasin mo. Yan. Kahit pa isa-isa lang. Pwede man ipasok mo muna to. Yan. Pag ganito ba o pag ganito? Dapat yasa labas yung ano. Bagaman, ulam ba? Bagaman pwede yung baliktaran dyan mga bro. Ayan. Yung ang mas tama, syempre yung nasa labas yung ano. Pangalan. Ayan. Okay. Ito yan ang gagamitin natin yung malaki. Okay, pasok mo muna pre yung ano. Mapipihit naman natin yan eh. Pasok mo muna yung sprocket. Yan! Yan, tapos pihitin mo. Yan. Tunay na tunay ka na pala talaga. Basic na sa'yo yan. Ang problema, ay hindi naman uulan. Ehe no. Hindi ito. Uy, nakawaiwan mo. Tama ba? Yan. Saka natin na yan, naigpitan. Hindi, pasok yan sa rubber damper. Ito naman pre, ang purpose nito. Ah, pag ano. Ito, may mga butas yan. May mga butas yan. So, pag malog na yan, magalaw to. Minsan napupulpo dito yan, nata-damage itong habo. Kaya kailangan na muting maintenance din yan eh. Yan! Dali mo. Batang-bata. So, yan, higpitan mo na yan. Nang basic lang. Mamaya, higpitan pa natin yan. Yan, luwag pa. Oh. Panoorin na lang natin si bro mga bro. Magpapalit eh. Siya na yung magpapalit. Para maganda sa susunod. Kasi mga bro, natutuwa nga ako. Kasi yung mga dating pinalit ng mga XRM, mga Wade. Tinuruan ko sila magpalit ng mga basic-basic lang. Kabit ng ilaw. Ngayon. Ngayon, hindi na bumabalik. Ibig sabihin, sila na yung gumagawa. Ngayon, natawag na lang sa akin. Pag hindi na nila kaya, ganun. Diba?
So ito mga bro, palit ng sprocket, meron ka lang gamit, madali na, palit ng kadena. Kahit hindi mo na ipagawa yan eh, magkano rin singil dyan minsan ng iba, umabot ng 100 to 150. Meron yan ang nasingil nito mga bro, 300, ganyan lang, pinalitan lang. So masyadong ano, mahal, sayang. Huwag mo muna isagad kasi mayroon ka pa dito ano eh. May bushing pa yan eh. Tatras mo muna yon. Yung ihip. Tatras mo muna? Huwag mo muna isagad. Kasi kailangan nito. Kailangan. Tapos nakapanap nito. Ayaw. Ayaw na? Hindi na ba. Yan o, pasok ko na yan. Okay lang naman yan kasi magtaas o magbaba okay lang yan kasi mapipihit mo naman yan eh. Baliktad bre. Ay, ito. Yan. Yan. Tunay na tunay na. Saka mo ngayon ipasok. Sa ilalim. Dito. Pero papasok mo muna yan. Yung? Eh, unahin mo muna yun para hindi ka mahirapan. Yun, mayroon pang laki ilalim eh. Dito. Ayun o. Ayun o. Ito. Yan. Tapos? Ito. Salpak mo to sa ilalim. Nasa ilalim to eh. Dito. Hindi, baliktad. Sa ilalim yan, palabas. Dito? Baliktad, sa ilalim. Ayun o. Palabas. Yun, dito. Pag ano. Yun, dito ah, yan, okay. Eh. Yan. Yan. Dito. Kasi lako, dito yan eh. Lako. Higpit ako. Wala na. Oo, higpit mo na. Sagad mo na. Hindi. Hindi mo ipapasok yan eh. Dito yan dyan sa may ano. Labas mo. Dito. Yan. Hindi. Hindi ito. Yung kanina. Yan, yung bilog. Dito? Yan. Salpak mo dito. Hindi yan. Hindi mo ipapasok. Yan, yun na dadali yan. Saka may pasok yan. Tapos? Pasok na yan. Angatin mo yung ano? Teka, hindi ko umangit si. Ito, gaganto ko. Oh, hindi. Pairam. Nagits ko na. Gits mo na ba? Papasokin muna. Yan, ipapasok muna siya dyan. Nagits ko na. Yun. Nadali mo, men. Tunay ka na yung mekaniko talaga. Tapos, makatapos niyan. Yung kadena muna, banatan mo muna yung kadena. Baliktad ang kabit mo eh. Giniago ba mo? Yan, nasa loob yung isa. Kung magkalas, di magbalik. Yan. Yun, isa pa pa isa dapat mong tandaan pag nagkakalas ka. Kasi minsan may nagkakalas ako ng mga motor na hindi ko alam eh. Tanda yan, minsan sinililista ko pa eh. Kasi hindi ko naman kabisado. Maganda picture yan eh, no? Pag di mo kabisado eh. No? Oo, mas maganda. Kada baklas, picture. Yung ako na yan. So, palasin mo muna. Hanapin mo yung lock. Marunong ka naman yata eh. Yan. Tunay na yan. Yan, magandang tanong. Ito, nasa labas. May tira mo yung ito. Hindi siya masyadong pantay. Ito, pantay na pantay. Yung pantay na pantay sa loob. Yan, yung pantay na pantay sa loob. May natutunan na naman ako. Pati yung lock pre, may tamang kabit dyan. Ito, hindi ko pa na ito. Hindi ko pa natituro ito eh. So, ang takbo ng kadena, siyempre ang puras na. Ito mga bro, ano, ngayon ko lang ituturo. Hindi ko pala na ituro ito eh. Ganito yan. Siyempre, i-neutral natin. So, ang takbo mga bro ng gulong, ganito siya. No? So, pag counterclockwise, pag nakaharap ka dito, pag nakaharap ka sa makina, ang takbo nito, pag ganito siya. Yan. Nasa na yung lock natin. So, dapat ito, kung mapapansin nyo, ito, saka ito, yung connecting lock natin. So, dapat, ito, nakaharap siya doon. So, yung pirus ng pag ganito. Gets mo? So, pag ganito yung... Yan. So, dapat, ang pirus niya, mga bro, ay palak siya, hindi siya pwedeng pabuka. Bagaman pwede naman yung ganito, pero kadalasan kasi natatanggalan ng lock pag mabaliktad yung kabit nito.
So ganito siya, halimbawa, yung bunot niya mga bro, ano ko ba sasabihin? Kailangan yung pwersa ng kadena dito magtatama, dito magtatama. Papunta sa pahigpit. Yan, papunta siya sa pahigpit. So nakaganito lang siya. Yan. Nakaganito mga bro ang pisto niya. Pag nasa ilalim, dapat nakaganito. Yan. Halimbawa, nasa ilalim, nasa na ba yung? Nawala ah. Nasaan yung lock? Pinagdugtungan mo. Sige, hanapin natin. Bah, nawala. Ito, 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 ito. Yan, ito mga bro. Total, nasa ilalim yan. Yan. Di ba kita? Yan. So, dapat nakaganito siya. Okay? Kasi pag tumaas yan dito, ganito na itsura niya sa taas. So, pag pagbunot ng kadena, palak siya. Okay? Banatan mo namin. So, meron kayo natutunan na mga bro, hindi lang basta kinakabit yung connecting lock, mayroong tama na pagkakabit niyan. Pero kung magkabalik ta dyan, okay lang din naman. Pero mas prone yun mga bro na matanggal kaysa dyan. Okay, okay, okay. So, nahigpitan niya na mga bro. So, dapat, ito naman mga bro. Wala kasi nakalagay dito. Minsan kasi nandito yan mga bro yung ano. Ang lang na nandito lang yung front, yung PSI niya. Pero minsan nandito yung tension or yung pre-play ng kadena. No. Pero kadalasan kasi niyan mga bro 15mm. Pero hindi kahit hindi na natin sukatin 'yan. So dapat mga bro meron tong pre-play. Kung mapapansin niyo, oh. So tumatama siya sa swing arm. So kailangan natin higpitan 'yan. So ang chain adjuster naman mga bro ay nandito. Itong dalawang bolt sa gilid. So dito tayo mag-a-adjust. So higpitan mo muna 'yan, pre. Kasi mga bro, pag hinigpitan nyo agad dyan, maingay, tapos pwedeng tumalon yung kadena nyo. Pag masyadong maluwag yung kadena, yung pre-play nya. Pag masyadong mahigpit naman, baka maputol. So, dapat talaga may tamang pre-play yan. Yan, tapos titignan mo yan dito pre sa gulong. Kasi minsan nakasiwa, gaya nito, tignan mo. Mas ano na nito. Nakaganito na siya eh. So, higpitan mo naman sa kabila. Okay, okay, okay. So, ayan mga bro, kung mapapansin nyo, ayan na tama pre-play ng kadena. Siyempre, kung sa halimbawa, kagaya ng mga bro ng TMX125, ang nakalagay sa manual nun ay ano, 15mm. So, galing sa gitna, susukat mo yung gitna nito, tapos doon kayo magsusukat ng ano, metro, roller, pwede rin. Ayan. Siyempre, yung mas mahaba, halimbawa, nagdagdag kayo ng swing arm na plasto, ganun. Siyempre, hindi na yung 15, mababago yun. So kahit hindi na naman sukatin mga bro, ang mahalaga meron siyang pre-play. Hindi siya mahigpit, hindi rin siya maluwag. Ito, tamang-tama to. Tapos, siyempre, titignan yung gulong. Kung pantay. Yan, pantay na pantay. Okay na? Buti ko. Okay na, pre. Okay na. Okay na yan. Higpitan mo na. Pwede mo na higpitan yan. Okay mga bro, tapos na eh. Ibabalik na lang natin yung ano, chain cover niya. Magkatapos niyan, tapos na. Ganun lang, kasimple. Tapos i-check natin yung ano. Kung ano pang pwede natin i-check dito. Yung knuckle bearing, yan. Yung front bearing. E dito, okay na eh. Yung brakes niya, tsaka yung bearing, walang problema eh. Tanggalin mo yun. Top filter. Ano primera yan? Segunda. Primera mo, tapos hanggang kwarta ka. Ibumbahin mo hanggang kung tatalon. Okay. Segunda. Okay. Okay. Good. Okay na, okay. So, walang problema. Ganda. Okay, neutral mo na pre. Okay, tala mo nga yung signal light natin kung mayroon. Yan, sa kabila. Tail light nga, tail light. Yung ano lang. Brake light, wala kang tail light. Yun ang problema. Ilaw, ilaw. Yun, mayroon. Yan, o brake light.
Yan, kumpleto tayo. So, pagkaman i-check natin eh. So, naman pa tayo, Alan Jo. Check natin kung kumpleto ka talaga. Hindi nga, signal light. Okay. Kabila, okay. Ilaw. Low yan, yung high nga. Yan, kumpleto, pre. Check natin yung knuckle bearing, no? Iyan mo nga, pre. Iangat mo nga. Yan. Yun lang, mayroon tama. Kunti. Hindi pa na, eh, ano to, hindi pa naman nag-ano siya. Nali ko mag-isa. Hindi pa. Nali ko mag-isa. Hindi, akala mo matigas, minsan na ganun siya kunti. Medyo. Oo, yun, nakilag yun. Tapos, minsan nalagatok, wala pa to. Pag napreno ko, nararamdaman ko yun. Oo, yun. Narating yun dun. Pag malakas na yun, liliko na yung mag-isa. Yun, may susunod natin. Susunod. Okay. Ingat, pati nga. Tingnan mo. Ingat mo ulit. Itinan yung mga bro kung kano kalakas yung alug, ha? Ayan. Knuckle bearing yan, knuckle bearing. Kita ba sa video? Nga, isa po nga. Yan, dito hindi kita eh. Nalalapit natin mga bro ha. Ganito yung pag-check ng knuckle bearing. Yan. Knuckle bearing yan, tapos tingnan natin yung bearing sa front. Okay pa. So ayan, yun lang. Tapos yung under niya mga bro, okay naman. Ang bali, ang palitan naman susunod, knuckle bearing. Okay mga bro, ganun lang. So hanggang dito lang yung video natin at maraming salamat sa panonood at kay bro, yan, dumayo pa dito, papalit lang kanina. Siya rin naman yung gumawa.